Ayun, nakita ko tong ano. Marami nagre-request nito eh. Basagin daw natin yung trip ni Chai SP. Ano, sapang, ano to eh. Sunny Puersa SP. Sunny Puersa. Yueng. Yueng. Ano to eh. Yung Chai, puchay ka. Yun yung ibig sabihin nun. Sunny Puersa ng mga tanga. Ano yung sinasabi mo dito? Didi shit, what a fuck shit. Ano sabi mo? Anong karapatan mo? May pinalaman ka ba sa isa sa didi shit? DDS? Wala ka pinapalaman kahit isa doon. Ang kapal na mukha mo, indahin. Alam mo, susunod ka na. Sana may pumansin sa'yo. Mga ano yung kulang kayo sa pansin? Kulang kayo sa pansin, masyado kayong ano, pabida. Masyado kayong epal. Dapat sumunod ka na, nananawagan po ako sa Department of Labor and Employment. Tapos sasabihin mo pa, mamatay kami. Mamatay kami. Mamatay kami. Ang kapal naman ng mukha mo. Sino ka para mag-pray na mamatay na kami. Hindi ba dapat ikaw mamatay? Basta kasaan ka na sana, di ba? Basta kung ayaw nyo ng mga post ko, kung taliwas sa paniniwala nyo. Oo, ayaw talaga namin ng mga post mo. Taliwas talaga. Impacta ka, hindi ka pa masagasaan. Yung ano, yung face mask mo, ilagay mo sa bunganga mo, ang baho eh. No? Sige lang, kami dyan sa ulo ko. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal-kapal na mukha mo. Hindi ka takot mamatay? Ha? Hindi ka takot mamatay? Kumuha ka ng lubid. Magbikti ka kung hindi ka talaga takot. Kung ako sa inyong dalawa ni ano, Len Saliwan, bago kayo mapauwi at mapahiya sa buong mundo, magbikti na kayo para hindi nyo naramdam yung pagpapapahiya sa inyo. Marami pang maaawa sa inyo dahil baka masisi pa si DDS dahil sa inyo. Siyempre, pag nagpakamatay ka, ay, kawawa naman sila, nagpakamatay dahil sa DDS, mga ganyan. O, edi, mababash na naman si Pangulong Duterte. Kung ako sa inyo, para hindi kayo ang mabash, magpakamatay na kayo kung nasa na bansa kayo, mga impacta kayo. Kung mananahimik ka na lang ba? Eh, diba? Sasabihin mo, pag nagutom ang kamag-anak mo, mananahimik ka na lang ba? Ano siya? Tanga, kaya ka nga nagtrabaho eh. Di ba? Para pakainin sila. Bakit? Kinuha lang ang responsibilidad ni Pangulong Duterte na pakainin ang mga Pilipino sa bansa. Alam mo kung bakit? Kasi may COVID-19. Pero hindi niya responsibilidad ang pamilya mo at ang pamilya ng buong bansa. Napakainin kung walang COVID-19. Tanga. Ito pa. Nakakaano ko yung nakakahayab. Nagtatanda ako sa aling gito tayo. Pinapabayaan yung pinapabayaan. Sino to? Ni Angie D. Guzman. Pass forward natin to. Kung matapang daw ako mag-live. Oh, hi! Live na ako, mga DDS. Ang tatapang nyo! Hanggang sa camera lang kayo. Ito sana, Department of Labor and Employment. Oh, wow! Kung ano man yung mga nakakasakop dito na government, pasuyo lang po. Sunod nyo na to. Kasi si Taiwan, ginawa nila ng paraan eh, para silin sa liwan, mabunyag, kung ano man, kung nasaan siya, malaman siya. Sana gumawa din kayo ng paraan para itong mga ganitong klaseng taong walang kwenta, yung walang karapatan kayo, wala kayong karapatan magsabi ng kung ano-ano sa mga DDS, sa mga supporters ng Pangulo, dahil alam namin na tama ang ginagawa ng Pangulo. Ito yung mga kamag-anak ng addict dun eh, yung mga nahuli dati, yung mga hindi makapag-import, transport na mga shabu. Ito yung mga taong hindi dapat binibigyan ng passport kasi sa government ang passport eh, di ba? Yung mga utak ng mga ganitong tao, saan kaya nakukuha yung utak nito? Nasa talampakan ata eh. Diba? Shit. What the shit? Bakit kailangan mag-sorry ni Mrs. Lynn? Bakit? Hindi, huwag na kayo mag-sorry. Kahit ikaw, huwag ka mag-sorry. Ang kapal na mukha mo. Dapat sa inyo, nasa eroplano pa lang, pauwi ng Pilipinas, sinuhulog na.
Opinion niya yun, di ba? Opinion ng Mrs. Flynn. Opinion niya yun, eh. Ano, masakit ba? Masakit ba yung katotohanan? Walang masakit sa opinion. No, pumapatol kami sa inyo, alam mo kung bakit? Kasi pinapa-realize namin sa mga ibang Pilipino na walang hiya kayo, na wala kayong modo, na ano kayo, na wala kayong kwentang tao, hindi kayo pwede maging Pilipino. Nan, ganun talaga eh, di ba pag nasasapol? At saka bakit mag-so-sorry sa inyo si Tatay Digong? Sino ka? Sino kayo? Nakagraduate ba kayo ng law? Naging mayor ba kayo? Naging presidente ba kayo? Sus! Magkakapares lang tayo ng lahi. Lahing Pilipino, katulong. No? Ha, katulong. Kayo kung sino pa yung mga katulong at walang... Alam mo yun, walang pinag-aralan. Sila pa yun ang gaganito eh. Hayaan nyo na kaya yung mga senator ang humusga kay presidente. Yung mga mayor na talagang nasa... Tawag dito, nasa... Pwesto, eh kayo mga putang ina, mga katulong lang kayo sa ibang bansa, oh. Di ba? Kayo pa yung mga makapagmura. Sorry ah, ang dami nang sabi sa akin, huwag na daw ako magmura. Pero, buwisit eh. Pinipigilan ko magmura, pero yung mga ganitong tao, kamura-mura. Kamura-mura. Alam mo, wala akong pakialam sa'yo. Dapat nakatutok ako kay Len Saliwan kasi gustong-gusto ko na siya mapauwi. Pero nirequest to eh. Ang dami nag-request. Shout out po sa mga nag-request at mga nag-comment na itong taong to. Yan yung tatay nyo. Isa pa. In front of national television, nagmumura. Lahat na lang minumura. O ano? May karapatan siya magmura, girl. Alam mo kung bakit? Kasi edukado siyang tao. Wala sa 10 commandments na bawal magmura. Pero, nasa 10 commandments, ang bawal... galangin mo ang tatay at nanay mo. Si Lenny Robredo at si Tatay Digong ay tatay ng bansa at nanay ng bansa. So, wala ni sino man, kahit anong kulay sila, kahit anong partido sila, walang dapat humusga sa kanila. Diba? Kung ano man yung ginagawa ni Robredo, ano niya yun eh? Discarding niya yun eh, para makatulong eh. Bakit hinahanap po yung trilyon ng Pilipinas na ipinamahagi sa mga Pilipino? Ano naman sa'yo? Bakit hindi mo hayaan ng government ang humusga kung saan napunta yun? Bakit nakikialam pa kayo, mga intramitide eh, no? So, kung may million man, anong pakialam nyo? Diba? At least, sinabi nilang, ano, masyado kayong mapang... Ewan, sarap sipain ng mga ganitong tao. Ang sarap, ihanay sa, alam mo, dapat kayo yun, ihahanay kayo sa ano, hindi dapat sa bayani, hindi dapat sa monumento, hindi dapat sa Rizal Park, hindi dapat dun. Alam nyo kung saan kayo ihahanay? Dun sa gitna ng EDSA, papasagasa sa pison. Mga ganun. Nagawa niya, ang magmura, ang pumatay. Ano ngayon? Dapat lockdown. Lang patayin. Dapat lang mag-lockdown. Kasi kung hindi nag-lockdown, malamang ano patay niya? Na. Katulad sa Amerika, katulad sa China. Anong nangyari? Nag-impose ng lockdown, tanga mo, may ayudang tanga, binigay. Tanga mo. Ay, yung ayuda? Yung ayuda mo, kinukuda mo. Tanga, magtrabaho ka. Para magkaroon ka ng ayuda sa sarili mo, sa pamilya mo. Tanga-tanga mo. Ang tanga-tanga mo, yung utak niyo nasa talampakan. Iangat niyo nga yung talampakan niyo. Baka... Ilagay niyo sa ulo niyo, baka tumaas yung IQ niyo. Katabugo, hindi pa natatauhan. May pumatay na ng barangay captain dahil sa gutom. Sino yung pumatay ng barangay captain sa gutom? Katulad mo yung tanga. Diba? Dahil sa kumalam sa gutom. Meron ng pinalaya sa inuupahan na bahay. So, hindi kasalanan... Meron ng gusto magpakamatay. Hindi kasalanan ni Duterte na palayasin sila sa bahay. Sa Kim yung may-ari ng bahay na yon. Gusto magpakamatay. Bakit hindi ka sumunod? Gusto pala nila magpakamatay. Pakailan mo ba ako sa mga nagpakamatay? Sumunod ka din. Dahil sa gutom. Sa gutom. Ang mga tabugo, sabi ko, di ba, kahit mag... Kung ang utak mo ay malinaw at talagang nagfa-function ng maigi, hindi mo isisisi sa iba at hindi mo iisipang magpakamatay. Eh, pag katulad niyan, yung mga ganyang gantong utak, yung mga gantong function ng utak. 5 piso kayo, 5 piso kayo ng, ano,
Bibigyan ko to ng tigre 5 piso eh, para pauwi ng Pilipinas. Diba? Nakakairita yung mga ganitong tao, mga walang utak. Saan napunta yung mga utak nyo? Oo, oh, yun lang. Nahiblad na naman ako. Baka naman yung atake ko sa tabakan to. So, salamat po sa mga nag-request na baragi natin itong si Kai. May susunod pa akong isa, yung taga-Japan naman, mga impacto kayo. Dapat sa inyo yung tamang-tama, tatlo kayo, di ba? Tatlong krus, ipapako kayo sa krus. Hindi nagsimana santa sa Pilipinas eh. Ngayon gawin, pag-uwi yung tatlo. Ganun na lang, no? So guys, maraming salamat sa mga nag-request. Salamat po sa mga nag-subscribe. Salamat din. Bye-bye. Suportahan natin ang gobyerno at ang pamahalaang Duterte. Bye-bye.